不要狗狗转转，要摸摸摸摸。Nakaraan po guys ay nag-room ko po yan siya. So meron po ako mga pictures niya na mahaba-haba po yung mga balahibo niya sa mukha. Ako po yung nagunting kasi halos matabunan na po yung mga mata niya, hindi na makita. Nung pagkuha ko po sa kanya, after few days, mga the next 2 days, ako na po yung mismo yung nag-groom, nagunting sa mga balahibo sa mukha niya para maaliwalas tingnan. Sorry bebe. So ito po yung mukha niya ngayon. Na yung latest na ginunting ko. Yung sabi nga nung mga groomer ay ano, hindi pantay. Kasi hirap ako eh. Kasi kailangan na ano, yung gunting mo siya, kailangan na bantayin yung mga mata, baka matusok. Ganun. So, i-demo ko po sa inyo. How I groom my puppy dog myself without sending to groom shop. I experienced before. Yung mga kuko niya guys, kailangan na really be careful because as you can see, there's a pink skin. Just very careful not to cut his nail skin inside the nail. What are the important things that we need in order to groom our puppy dog, our poodle? First, we have to remove all the excess dirt from dog coat by brushing this one. This type of brush specialized for poodle or any type of dog breeds that has a long fur. As you can see, yung mga balahibo kasi nila pag hindi po yung na-brush, namamate po yung fur nila, kawawa naman, diba? Masakit siguro yun kasi nag-mate, so nahirapan silang gumalaw. So, yung kailangan po natin na i-brush talaga, kailangan i-brush. So, pagkatapos na smooth na yon, pagkatapos na ma-remove lahat ng dirt, tsaka yung mate, hindi na siya nag-mate, soft na siya, so... Suklayin po natin siya. Suklayin po natin siya gamit nito. I use this scissor guys. But if I send to grooming, they will use the one, the electric shave. For me, I just use this one. The small one is safer. Last time I bought this, yung meron pong pa-slash-slash. But I feel difficult to use this type of comb. And then for the nail, I use this. The strong one too. Cut his nail. So let's get started guys. O nga pala, kailangan po natin ng vacuum para malinis natin yung balahibo na kumakalat sa sahig, linisin gamit ang vacuum cleaner. Kuya Kiko, sorry. Love. He's really a loving dog. Energetic one. You ready? We just slowly comb his fur. So I just got clean his ears the other day, so his ear is still clean. So we have to check out his ears guys. If there's a dirt, we have to clean it right away. Just remove all the those dust, those dirt that are stick on his fur. We have to remove it away slowly. Okay, slowly. Stand, good boy. Halika po, natanggal na. Tanggal itong brush. Ito.
Oops. Bebe boy. Join, join my bebe boy. Sa ayaw niya, sa gusto niya, kailangan talaga na ma-brush natin. Kasi he just keep changing his position. So we have to talaga na i-monitor talaga yung mga sundan talaga yung mga balay-boy na hindi pa na brush. Kasi he gonna keep changing po yun mga position niya. So, wag natin siyang alalahanin. Ang importante ay ma-brush talaga lahat para matanggal yung lahat ng alikabok. Chon-choya. Okay. Chon-choya mo. Iyo. Wag natin na parang wag natin na siyang stress, pressure. Kausapin lang siya, ganan. You. It's okay. I'm here, okay? I'm here. Missy. Careful. Tapos sa kandila naman. Careful. Papurin po yung kuko niya, guys. Be careful talaga nito, ah. Tingnan talaga yung skin na hindi maputaw. Dahan-dahan lang, guys. Paputo ng kanyang kuko. Make sure na hindi maputol yung kanyang balat. Ayan ang anak, kapit ko na yung mga kuko niya. Nightly na yung kuko niya. Tapos ayan. Thank you.
naman dyan. Ay. Yummy? Yummy? Yeah.